kamatayan, paglalapitin, pamahalaan at mamamayan, pag-iisahin. Mga isyung pinag-uusapan, lilinawin. Mga tanong ng bayan, sasagutin. Hinaig ng mamamayan, pakikinggan. El Pueblo Publico, kasama si Ryan Lau. Mga isyung ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin. Hapon po mga ka-El Pueblo, ngayon po ay October 22, napakabilis po ng araw. Siyempre ako po ang inyong mga kasama hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Ano man ho ang inyong mga ginagawa, nasan man ho kayo sa mga oras at pagkakataong ito, kayo man ho ay nasa inyong mga tahanan, nagpapahinga at katatapos ng kumain ng pananghalian, abay samahan po ninyo kami sa isang oras ng ating talakayan. Si Pres Rodelio Estabillo, si Simon Gian Onrak at si Salen Erediano, Solan Erediano, nandyan na nakikinig at nanonood sa atin. Magandang hapon po sa inyo. Doon sa mga kababayan natin na bumabiyahe, ingat ho kayo dahil kahit na ho napaka-init ng panahon, napaka-traffic pa, dapat hindi ho tayo nawawalan ng pasensya sa kalsada dahil usong-uso ho ngayon yung mga nag-aaway dahil sa matinding traffic. Kahit ano ho ang ating pinagdadaanan, daanan nyo lang ho, huwag nyo masyadong seryosohin. Mga ka-El Pueblo, ilang araw po, halos isang linggo, magkakaroon tayo na isang mahaba-habang weekend. Mahaba-habang long weekend, no? Dahil po, nagdeklara nga na holiday din yung October 31, kaugnay po ng pagdiriwang o paggunita natin sa araw ng mga patay on November 1. Siyempre, ngayon pa lamang, marami na tayong mga kababayan ang naghahanda sa pag-uwi nila sa kanilang mga lalawigan at kanilang probinsya. May mga nagpaplano na kung saan-saan sila pupunta. Huwag nyo lang hong kakalimutan na meron pang COVID-19 na umiiral sa atin at meron pang ang bagong sub-variant na sinasabing nakapasok na dito sa ating bansa. Yung pong mga airport authorities daw po, sabi nga po doon sa programa kanina ni Kuyang Raul, ay naghahanda na rin para doon sa pagdagsa ng pagbiyahe ng ating mga kababayan sa Ondas dahil after 2 years of the COVID-19 pandemic, mga ka-El Pueblo, ay ito po yung unang taon yata ng Ondas na medyo magiging maluwag yung mga panuntunan sa iba't ibang mga himlayan o sementeryo sa ating bansa. Ito rin mo mga ka-El Pueblo yung pagkakataon para siguro yung mga kababayan natin na matagal na nagtiis, na hindi madalaw yung kanilang mga mahal sa probinsya, yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga magulang. Ito rin ho yung kanilang kukunin pagkakataon. Kaya naman ho, sa lahat ho ng babiyahe, pauwi next week. Baka po next Saturday, kayo ay mag-leave na sa inyong mga trabaho sa mahaba-habang weekend. Ingat-ingatan ho natin yung ating mga dalang gamit at kung kayo ho ay magdadala ng inyong mga anak, ingatan nyo rin ho. Magandang hapon po kay Tita Emilita Cruz, dyan sa ating mga kakilala at kamag-anak sa San Palok, Rizal, sa Tanay Rizal. Magandang hapon sa inyo. Siyempre, nakatutok din sa atin yung ating mga kaibigan. Umaabot ang ating programa dyan sa Tarlac at meron tayong mga kaibigan nakikinig dyan. Kay Ma'am Merina Balbao, magandang hapon po sa inyo. Mga ka-El Pueblo, tumaas daw po ng 10% yung bilang ng mga nanay na namamatay dahil sa komplikasyon sa panganganak. Nakakalungkot ho yan dahil siyempre yung mga kababayan natin, yung mga nanay natin, bagamat may iba't ibang mga health programs sa mga health centers sa ating mga bayan, katulad ng mga iba't ibang mga magulang na nararanasan yung hirap ng panganganak sa mga lying in. Ito ho, ayon ho sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 468 maternal deaths ang naitala
sa first 6 months ng taong ito. Ibig sabihin, mula January hanggang June, 468 na mga nanay po ang nasawi dahil sa kanilang panganganak. Ayon ho sa Commission for Population and Development o PAPCOM, kasalukuyan po nilang iniimbestigahan yung pagtaas ng maternal deaths na yan sa bansa. Kasi ho, isa ho sa mga napag-usapan din natin, di ba, Chokaran Walastik, at syempre doon sa mga nakikinig sa atin sa SMMC, meron hong pagtaas din, meron din hong pagsirit nung bilang ng mga teenage pregnancy. Gusto nating malaman sana kung ito bang maternal deaths na ito, sino at ano ang age bracket ng mga nanay na nanganganak ang nasasawi dahil sa panganganak. Kasi baka ho merong factors na kailangan makita natin, kasi this is very alarming na almost 500 na mga nanay ang nasawi during their giving birth. Siyempre, nakakapangamba yan dahil may mga, ibig sabihin, kung may nanganak, may mga ipinanganak. Lalaki ho yung mga batang yan na walang nanay, at gusto nating malaman sana ano ang datos at ano ang mga edad ng mga nasawing nanay at ano ang medical reasons behind that. Baka may pagkukulang ba sa pagpapacheck up ng mga nanay na nasawi na yan habang sila ay nagdadalang tao? Ano nga ba ang kwento sa likod niyan? Si Cairo, magandang hapon sa iyo. Cairo, magandang hapon sa mga nakikinig sa atin. Yung pong paalala ng PSA, kung kayo dadalang tao, lagi ho kayong magpa-check up regularly sa inyong mga health centers. Dahil syempre, iba ho ang monitoring kapag ho kayo ay buntis o nagdadalang tao. Kinakailangan, meron kayong makapag-avail kayo ng mga prenatal and postnatal services na nandiyan naman po. Available naman po sa inyong mga health center, sa inyong mga barangay at sa inyong mga bayan. Nakakatakot ho yan dahil syempre, yung mga magulang natin na naiiwanan yung mga sanggol na walang nanay, napakahirap ho yan. Yan ho ang isa sa pinakamahirap na karanasan sa isang tao na siya'y lalaki at iniisip-isip niya siya ay pinanganak at dahil sa kanya, nasawi yung kanyang ina. Sana ho ay magkaroon ng masusing investigasyon tungkol dito at mabigyan ho ng magandang polisiya at programa ng ating pamahalaan. Kuya Ed Humalon, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa mga taga San Mateo Rizal na nakikinig sa atin. Nandyan din pala si Dr. Tess De La Cruz ng SMMC. Magandang hapon po sa inyo. Yun daw pong, ito na naman, kanina sinasabi, yun daw pong presyo ng mga dilata tulad ng sardina, sumihirit ho sila na mataasan din yung kanilang presyo. Nako, yun ang problema ho natin kasi halos lahat na ay tumataas yung presyo ngayon at inaasahan pa that in the coming months sa patuloy na pagbaba ng power ng ating piso, baka ho talagang tuluyang pang sumirit yung ating mga bilihin. Ang nakakatakot ho dyan dahil syempre luluwag na ang Christmas celebration natin ngayon, baka yung ating pagdiriwang ng Pasko ay maapektuhan din dahil sa pagtaas nga ng mga pangunahing bilihin. Isa pa ho mga kalpueblo, yun daw pong batas ng vape law. Nako, Chokaran, makinig ka ha. Yung vape law, doon sa mga gumagamit ho ng vape, bubuo daw po ng public consultation at para doon sa pagbuo ng implementing rules and regulation. Isa pa rin ho yung usapan o usapin na ating tinututukan dito sa ating programa. Kasi marami ho mga health experts ang nagsasabi, hindi nga rin healthy yung vape products na yan. At karamihan ho ng gumagamit ng mga vape products, yung mga millennials o yung mga bata. Pinasana ho yung batas at sana ho sa paglalatag ng implementing rules o IRR ay makonsider po lahat ng factors. Kasi sa Amerika, kung hindi ho nagkakamali, maraming klase o maraming brand po ng mga substance na pinagbabawal na gamitin para sa vape. Sana ho dito sa atin magkaroon ng maayos na monitoring at maayos na safeguards yung batas na yan. Kasi kung saan-saan na nga lang naman nabibili, baka kung ano-anong mga kemikal ang sinisinghot, nilalanghap ng ating mga kababayan, imbis na makaiwas nga doon sa nicotine ng ordinaryong sigarilyo, doon sa sakit na inudulot ng ordinaryong sigarilyo, baka naman daw dyan sa vape na yan, lalo rin magkaroon tayo pa ng mga problema. Si Simon
Gia nandiyan nakikinig sa atin at si Micah Fetalino, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa mga patuloy na tumututok sa atin. Mamaya ho, mga kalpueblo, pag-usapan ho natin yung isang usaping legal kasi nga ho, marami sa mga kababayan natin ang nakikinig sa atin at naririnig nila yung ating mga discussion tungkol sa mga topic natin pertaining to principles or concepts of law. Mamaya pag-usapan natin, ano ho ba ang kaibahan ng criminal procedure sa civil procedure? At meron pa hong administrative procedure. Mamaya ho, meron ho tayong makakasamang isang magaling na abogado para ho tayo ay tulungang maunawaan yan para yung mga kababayan natin na nakikinig, eh kahit papano habang kayo ay nagpapahinga dyan, eh meron ho tayong kaalamang legal o knowledge sa batas para ho magamit natin sa ating araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay natin. Pagbabalik ho natin, pag-usapan din ho natin, susubukan ho natin humingi ng update kasi ho meron ho tayong meron hong report na naibigay sa atin nung isang araw yung pong tungkol sa 4Ps. Kayo ho ay kung kayo ho ay nakikinig at kayo ho ay benepisyaryo ng 4Ps. Nako, nakakalungkot ho itong balita na ito. Kasi meron daw isang bata, isang teenager, grade 12 student. Mamaya ho, susubukan nating kausapin yung mga taga DSWD at hihingi po tayo ng update tungkol dito. Dahil meron daw po isang estudyante ang inalis sa listahan ng 4Ps. Eh nakakalungkot ho dahil yung bata ho ay natagpuang patay sa kanilang bahay matapos ho niyang magbigti o magpakamatay dahil siya ay tinanggal sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Mamaya ho yan, talakayin natin at alamin ho natin ano ba ang kwento dyan at ano na nga ba ang update tungkol po sa mga benepisyo ng 4Ps. Totoo nga bang marami ang na-delist, marami ang nawala at paano natin nakikita itong sustainability ng programang yan ng ating pamahalaan. Chief Jojo, Parolan Felipe, magandang hapon. Babalik ho tayo mga kaelpueblo. Pinalalakas ang bayan. Itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo, publiko. Mga isyu ng bayan. Nagbabalik ko tayo mga ka-El Pueblo. Ako pa rin po si Ryan Lau at ito pa rin ho ang inyong programa tuwing Sabado, ang El Pueblo Publiko. Magandang hapon muna kay Ma'am Belinda, kay Dr. Belinda Santo Domingo, nakikinig at nanonood daw po siya ngayon dyan sa Concepcion 1 sa Marikina. Magandang hapon din kay Ate Merinor Rodome Saraga. Good afternoon po. Yun hong binabanggit ho natin ha, yung pong mga kababayan natin na kadalasan hindi ho nakaka-access sa mga abogado, sa mga batas na dapat nilang malaman sa kanilang mga karapatan. Marami ho ang mga nagkomento sa atin dun sa mga naging topic natin tungkol ho sa mga karapatan. Kaya yun ho na, muna ang ating pagtutuunan nitong mga susunod na Sabado na October. Dahil sabi nila marami silang napupulot. Yung isang ang tanong ay mamaya susubukan natin kasi nung last Saturday eh meron ho nagtatanong sa atin. Ano ho nga daw ho ba ang kaibahan ng pagsasampa ng kaso sa criminal case at pagsasampa ng kaso sa civil case? Mamaya ho yan, pag-usapan natin. At ito nga ho, yung binabanggit natin kanina, dun po ba sa mga nakapanood at nakakita nung bumagsak na tulay sa Pangasinan, marami rin na nagtatanong, sino ba ang dapat liable kapag ang programa ng pamahalaan ay ganyang kapalpak? Marami ho ang nagsasabi, dapat kasuhan yung contractor o kung sino man. Pero ang sabi nga nila, eh, matagal na ho yung project na yan, eh, 1945 pa yan. Wala na hong retention fee o retention charge yung contractor. Kaya hindi malaman kung sino ang mananagot. Pero ang sabi nung iba, eh sino ba dapat ang nagme-maintain kapag ka mga ganyang national roads and national bridges? Ano ho? Kasi sa ilalim ho ng batas, dapat ho ang mga nasa poder tulad ng DPWH, ng mga provincial at local governments ay nagtutulong-tulong para ma-maintain yung kaayusan at kaligtasan ng mga kalsada, mga tulay sa ating bayan. Mabuti na lamang ho, dyan sa nangyaring yan sa Pangasinan, eh walang nasawi. Pero isip-isipin nyo, kung kayo ay napanood nyo yung video na yan, umaandar ka ng pagkaayos-ayos, pagkatapos sa kalagitnaan ng tulay, e biglang mahuhulog yung sinasakyan mo. Nakakatakot. Pagbabalik ho natin si Attorney Tranquil Salvador, kausapin ho natin para ho tayo ay mapaliwanagan tungkol nga ho sa kaibahan ng proseso ng pag
pasasampa ng kasong administratibo, kriminal at sibil. At ano ho ang dapat nating malaman doon sa tinatawag na remedial law? Meron ho ba tayong dapat alamin kung ikaw ay isang complainant sa criminal case, ano ang tawag sa'yo? At kung ikaw naman ay nagre-reklamo sa civil case, ano rin ang tawag sa'yo? At gaano katagal, usually yan nahaharap. O doon sa mga administrative cases, laban sa mga opisina o tanggapan o kawani ng pamahalaan, kanino dapat isinasampay yung mga kasong yan? Magandang hapon po kay Ate Rowena Palo Torres at kay Ma'am Cleta Saladero. Ma'am Mila Ramirez, nandiyan din, nakikinig po sa atin. Pwede ko kayo sumali sa ating talakayan ngayong hapong ito. Pwede ko kayo magkomento sa pamamagitan ng ating Facebook live streaming. At siyempre, tayo po ay napapanood din live sa ating test broadcast sa pamamagitan ng ating IZTV sa Channel 23. Oya, ito, tinatanong sa atin. Sabi niya, Sir, ano ho ang nangyari doon sa bata na kinukwento ninyo, Sir Ryan, doon sa sinasabi niyong bata na nagbigte, nagpahamatay dahil siya ay tinanggal sa 4-piece. Alam niyo ho, nakakalungkot ho yan dahil grade 12 student yung bata. Ano, dinamdam nung bata dahil lumilitaw na yung bata pong yan ay nahirapan nang pumasok sa paaralan kaya nagpa siya daw magpakamatay dahil siya ay na-delist o nawala doon sa listahan ng 4-piece. Pero siguro, hindi naman natin ito imasisisi sa pamahalaan. Kawing-kawing ho kasi ang problema eh. Ito pa ho ang isang dapat tutukan din. O buti, may mga nakikinig po sa ating mga punong guro at mga schoolheads. Marami ho mga bata ngayon ang nakakaranas ng depression. At yan nga ho, isang advocacy rin natin dito sa ating programa. Kasi ho, yung mga kabataan ngayon, parang hindi na nila kayang magsabi ng kanilang mga nararamdaman sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga pamilya. At nauuwi nga ho sa pagsusuicide. Nakakalungkot ho yan. Babalik ko tayo mga kapueblo. Interes ng taong bayan, pinahahalagahan, pamahalaan, pinakikinggan, El Pueblo, publiko. Mga isyu ng bayan. Dahil po sa panawagan ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin noong mga nakaraang Sabado na alamin nga daw po natin itong issue at itong usaping legal na ito. Ano daw ho ba ang kaibahan ng administrative case sa civil case at ano ang mga karapatan at prosesong dapat malaman para marami tayong matutunan, ay minarapat ho natin mga ka-El Pueblo na makausap ang isa ho nating kaibigang abogado rin at suki rin ho ng ating programa live via Zoom si Attorney Tranquil Salvador. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, sa lahat ng nakikinig sa iyo, Ryan. Good afternoon. Good afternoon, pasensya na ho at inabala ulit namin kayo. Alam mo namin, busy po kayo. Yeah. Opo. Opo. At ini kami nga po inyo pong tulungan. Ano ho ang kaibahan ng administrative, civil at criminal law procedure para sa mga kababayan natin? Ano ho ba ang tawag sa kanila kung sila o ay nagko-complain sa isang kasong kriminal at kung ano na ho ang dapat nilang unang hakbang gawin sa mga uri po ng proceeding sa ito, yung criminal, civil at administrative? Okay, ganito po ang gagawin natin, no? Opo. Ang gagawin ho natin ay para mas maintindihan natin, isa-isahin ko po. Pag sinabi po natin na isang civil na kaso, ay kadalasan para mas maintindihan ng hindi po na hindi law student o hindi abogado, kadalasan po ito po ay walang kulong. Civil. Opo. Pero napakasimple po ng paliwanag na yan. So ang civil po kasi, ang isang civil case ay maaaring magmula sa isang karapatan. So sa tingin mo na violate ang iyong karapatan, kailangan mong protektahan ang iyong karapatan. Kailangan mong humingi ng tulong sa usgado dahil na violate ka. Nasa gasaan yung anak, huwag naman mangyari na hingi ka ng tulong sa usgado. Opo. Pwede rin may pagkakataon na may nagtatayo ng malaking building sa isang harap ng subdivision na hindi sang-ayon sa mga zonal value. Ano yung zone requirement, yung taas ng mga building, pwede mo namang file ng kaso na pigilan yan. So ang ibig ko sabihin, ang isang kasong sibil, lumalapit ka sa usgado para humingi ka ng tulong. Okay? Humingi ka ng tulong at either humingi ka ng danyos, hindi naman lagi danyos, minsan ay gusto mong pigilan,
Mm-hmm. Minsan naman ay gusto mong ipatigil. So lahat ng uri na pwede ay doon. Ngayon mm-hmm. sasabihin mo, ano pa kaya ibang administratibo? Sandali lang po. Buhin ko lang po yung civil procedure. Mm-hmm. Kasi po, yung civil ay kailangan i-file mo sa husgado. At dahil kailangan mo i-file sa husgado, ay magbabayad na po ng karampatang filing fees. Correct. Kasi po, jurisdictional yon. Mm-hmm. Ngayon, sasabihin mo, eh pag na-file ko buba, eh sapat na yon. Hindi po. Kailangan yan ay patunayan mo. Mm-hmm. Dahil po madaling magsalita, madaling magbintang. Opo. Itong ginawang pagkakamali magbintang. Pero ang kasama po rito ay kailangang patunayan. Mm-hmm. Kaya nga po ang bago natin rules of civil procedure, nire-require na yung mga nagsasampa ng kaso na civil ay dapat may nakakabit na judicial affidavit. Mm-hmm. Para sinusumpaan mo na lahat ng sinasabi mo doon ay totoo. Dadaling ko kayo, attorney, ang tatanong mo sa akin, eh attorney, paano, ano ba yung kailangan para ma-liable yung mapagbayad, mapaalis, mapapitulo? Oo. Ang tawag po diyan sa amin ay ano, preponderance of evidence. Opo. Evidence. Okay, yan, preponderance po. Yan tinatawag niya. Preponderance. Iba po yung sa criminal. Pag-usapan natin yan, preponderance. Ang ibig po diyan sabihin, sapat na ebidensya para po mapatunayan na siya ay liable. Ang ibig sabihin nun, titingnan ng husgado ang mga testigo, mm-hmm. ang mga dokumento, credible ba ito? So yung kabubuan nito, lahat ng testigong yan ay susuriin ng judge. Okay? So ang tawag po dyan sa civil ay preponderance of evidence. Kaya sabi mo, attorney, masyadong technical. Opo. Tandaan niyo po, ang preponderance ay sa civil. Mm-hmm. Pupunta ako sa kriminal. Ang kriminal ay napakataas ng antas. Mm-hmm. Kasi nga po, ito ay may kulong. Correct. Opo. Ito ay pwede kang ikulong, pwede kang pagbayari ng fine, pwede ka rin hindi mo na magawa yung mga katungkulan mo bilang magulang, hindi ka na pwedeng maglingkod sa pamahalaan, hindi ka rin pwedeng bumoto. So napakabigat po ng penalty dyan pagdating sa kriminal. Meron hindi lang po imprisonment, fine, meron pa po tayong tatawag na personal disqualifications na tinatawag po. Okay? Opo, so opo. Yan po, mas pataas ang pabantayan. Ang tawag po riyan, ay ano, proof beyond reasonable doubt. Mm-hmm. So ang ibig po sabihin yan ay sigurado ang naghuhusga na ikaw ay gumawa ng krimen. Yan po yung attorney ni sinasabi, opo. Yung walang kaduda-duda na ikaw ay may opo. Sala. Proof opo. Beyond, yes. Opo. So kailangan po tiyak ang judge na ikaw ang may sala. Mm-hmm. Kung hindi ang judge ay may duda na ikaw ang may sala, mm-hmm. kahit na may suspecha siya ng parang itong gumawa, pero may duda siya, dapat ay palayain na. Mm-hmm. Ganun po yun. Opo. Kaya lang, ang mahirap, maganda tinanong mo yan, Ryan. Ano? At dito sa show mo. Kasi sa ngayon po kasi, madaling maghusga. Sorry ho, ha? Opo, opo. Meron tayong social media, meron tayong interview, meron, mm-hmm. ay hindi, siya ang gumawa ng krimen. Mm-hmm. Siya po ay may sala na. And sometimes people want, ang sinasabi natin, ano, hindi ko nang sasabi literal na blood, they would want someone to be accountable. Laging ganun. Kahit hindi ikaw ang nasa isip namin ikaw gumawa, ay dapat maparusahan ka. Gusto agad, mayroong ulong gumulong. Tao, opo, opo. Opo, kasi ang mahirap dyan, alam nyo, na-frame ang isip ng tao eh. Mm-hmm. Yan ang mahirap dyan. Kasi kaya nga, even history will tell us, ang history po ay sasabihin sa atin, may mga tao na walang pagkakasala, mm-hmm. pero sila ay ano, nilitis at nahusgahan at mm-hmm. iba pa ay napatay. Opo. Di po ba? Correct. Ayan, katulad, di po ba? Katulad Jose Rizal. Mm-hmm. Marami po, kahit si Jesus Cristo, marami na nang titingnan ninyo na ganun kasi, bakit naman sasabihin ninyo, attorney, parang unfair naman yan eh. Alam naman namin siya may kasa. Yun ang sabi natin mm-hmm. dahil nakikita opo. Natin. Yung sabi, yung opinion. Mm-hmm. Pero bakit binibigyan na napakataas ng antas, attorney, hindi mapapatunayan niya pag napakataas. Mm-hmm. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, napakalaki ng resources ng pamahalaan. Correct. Kasi po, kaya yung people of the Philippines, mm-hmm. laging pag-criminal, people of the Philippines, laban kanino, doon sa inuusig, ang buong makinarya ng pamahalaan mm-hmm. ay laban sa iyo. Mm-hmm. Kaya ang binibigay ng batas ay proteksyon sa mga inuusig. Correct. Yun kasi may pagkakataon po kasi, di ba? No. May pagkakataon na kasi may power eh. Mm-hmm. And hindi nyo maaalis yan. History that sometimes power get to be abused. Mm-hmm. Then natural, ano yan, realidad na nakita natin. Correct, correct. Pero opo. Kaya, binibigyan ng isang tao laban sa napaka-powerful na makinarya ng isang mm-hmm. pamahalaan. Mm-hmm. Kaya nga meron tayong tinatawag na presumption of innocence. Mm-hmm. Huwag natin siyang
ano, pagbitan yung tawag husgahan. Sa may sala, okay, hanggat hindi natatapos ang proseso. Pero kung madaling sabihin ito, sasabihin, pang classroom lang yan, attorney. Mm-hmm. Kasi nga, kadalasan, di ba Ryan, kadalasan, ay hindi pa nagsisimula ang unang trial o ang unang araw sa husgado, ay, guilty yan. Correct. Okay. May kasalanan yung tao na yan. Okay. So, yung, kaya manapakaganda, kaya gusto ko itong usapan natin yung tunayan ng message nyo, kahit nga busy-busy. Gusto ko kasi, kailangan maintindihan ng tao na may protection, hindi binibigay ng, hindi lang binibigay yan dahil kung ano, na binibigay sa kanya, ang konstitusyon na nagbibigay. Opo. At saka dito sa criminal procedure, attorney, ang sabi nyo nga ho, hindi lang fine ang ini-impose doon sa tao. Opo. Tinatanggalan mo rin siya ng ilang karapatan. Opo. At kinukulong mo siya, binabawasan mo yung kanyang kalayaan. Sabi nyo nga po kanina, minsan kalayaan bumoto, minsan kalayaan na maging malaya sa pagkilos dahil nasa loob ng kulungan. At opo, minsan, ngayon nga ho, suspended yung ating death penalty. Minsan, may parusang kamatayan sa criminal law, kaya ganun kabigat. Opo. 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 So, para lang mas mas buo natin maintindihan yung ating mga nakikinig na sa iyo, no, Ryan? Opo. Alam niyo po yan, kasi kadalasan po yan, maliban lamang kung yung gumawa ng krimen ay nahuling gumagawa ng krimen. Kadalasan po yan, dadaan muna sa piskalya. Hindi kagad sa usgado yan. Correct, para makita po ninyo. Opo. Hindi po yan dadaan, hindi kagad sa usgado, dadaan yan, sasampahan yan sa piskalya. Mm-hmm. Ngayon po sa piskalya, kung saan nagawa ang krimen, ay tinitingnan po ito kung posible bang ginawa niyo ito? Probable cause. Kaya po, makikita mo sa title ng kaso sa piskalya, for example, is Salvador versus Pedro. Kasi ako nagko-complain. Hindi pa ako people. Opo. Hindi pa ako people. Tama? Correct. Ako po ay isang complainant at dinidemanda ko si Pedro sa kanyang ginawa sa aking kriminal. Ngayon, titingnan ng piskalya. Ang tawag po dyan ay preliminary investigation. Eh, maaari bang ginawa ni Pedro? Hindi pa po yan. Baka sabi niyo, proof beyond reasonable doubt na yan, attorney. Hindi pa po. Ang kailangan lang na ma-determine ng piskal, sapat ba na maniwala ako na ginawa ang krimen? At bayaan ng husgado, ibabato na nila yan, magpa-file na ng criminal information or indictment sa English. O sa US, yung indictment. Pag sampa doon, yun, handa ka ng litisin. Opo. Kaya lang, mabigat po yun. Eh. Pag dinala ka na sa paglilitis, mabigat na yun. Mahirap-hirap kaya ang kadalasan po sa piskalya, sana matapos na. Kung wala kang sala. Opo. Okay. Nabanggit po ninyo yan, attorney, no? Yung pagsasampan ng kaso, dadaan sa preliminary investigation. Opo. Sa both procedure po ba, attorney, sa civil at criminal procedure, kapag nandoon sa level ng prosecution, meron ho bang pagkakataon na magkaroon ng settlement o areglo yung both parties, complainant, at yung victim? Maganda yung tanong mo. Sandali po, ha? Opo. So, correcting ko. Opo. Baka po kasi na ang tingin nila lahat ng kaso dadaan sa piskalya. Opo. Ang dumadaan lamang sa piskalya ay yung criminal offense. Mm-hmm. Pag po civil, purely civil, diretso sa husgado file niya. Okay. Yan o. Kasi ang magdidimandahan, kunyari, dinimanda ko si Juan. Mm-hmm. Ang mangyayari dyan, pag civil, binasag niya yung bakod ko. Mm-hmm. Hindi siya magmaneho eh. Basag yung bakod ko, binugo yung bakod. Demanda ko si Juan. Ano yun? Damages, danis yun. Civil yun, ho. Civil yun. Diretso yung korte. So, hindi na yung dadaan sa piskalya. Opo. Opo. Diretso yan, korte po yan. Mm-hmm. Hindi dadaan sa piskalya. Opo. Kanina po, tinatanong yung isang nating nakikinig. Ano ho, nandito sa atin nakikinig si Jay Convento, nandyan din si Chabeng Nakata at si Kit Caron. Kapag ka po ba civil at criminal case, saang korte magpa-file, attorney? Ayan, maganda. Alam mo, ang tinatanong mo ay jurisdiction. Yes, opo. Ayan, jurisdiction. Opo. Liwanagin ko lang, ha? Liwanagin ko. Ang civil po, sa ngayon, bago, maganda yung tinanong nyo, bago jurisdiction natin, last year lang effective, 2021. Opo. Pag ho ang hinahabol mo ay mahigit sa 2 million, regional trial court. Ayan, ang hinahabol mo. Paghalaga ng ano, ng perang hinahabol mo, personal property, ay mahigit sa 2 million, regional trial court. Kahit 10 sa Pilipinas yan. Pero po, pag ang hinahabol mo ay real property. For example, okay, ito kadalasan sa Pilipinas, daming lupa rito. Opo, awayan ng lupa. Po, recovery of title, ng ano, possession. Ano po yan? Ayon po yan sa assessed value. So, hindi po yan doon sa 2 million, sa assessed value. Ang assessed value po ng property na nakikita sa tax declaration ay 400,000 pesos ang batayan. Hindi po 2 million, kundi 400,000 pesos. Sa mahigit 400,000 pesos RTC, hindi lumalapas ng 400,000 Metropolitan Trial Court. Isa lang, Ryan, baka kumano, kasi dito maraming kaso sa atin.
Eh, attorney, paano i-ejectment? May iba magtatanong. Opo. Attorney, paano i-ejectment? Eh, possession yun. May tumira sa lupa ko. Yan. Opo. Opo. Yan. Forcible entry yan. Ryan, ang tawag dyan. Forcible entry, pero ejectment din. Ano po yan? Lagi po yan sa MTC. Lagi po yan sa MTC. Opo. Opo. Metropolitan Municipal Trial Court. Kung saan ang property located. Hindi po importante ang halaga. Tanggal nyo, pag-ejectment, ha? Opo. Hindi po importante ang halaga. Pero po, kailangan ma-file mo yan ng isang taon mula ikaw ay natanggal sa posisyon, pamumosisyon. Dahil isang kapag taon, lumipas po yan, prescriptive period na yan, ano po ang mangyayari, attorney? Eh, ay, magkakaso ka na, yung tawag namin sa, ano, no, sa namin mabugado, action publisyana, mafafile mo pa rin. Mm-hmm. Opo, mafafile opo mo pa rin, pero ang magiging batayan mo na ay yung assessed value na tinutukoy ko kanina, 400,000. Ay, malaki ang assessed value, 500, RTC ka. Mm-hmm. Pag hindi ka, no, hindi lumapas ng 400, MTC ka. Ngayon, attorney, ba't naman may importante pa yun? Eh kasi, okay, kasi ho, ang kagandahan ng ejectment, summary procedure, mabilisan. Mabilisan, opo, opo. Oo, mabilisan yung proseso na yun. Yun ang intention ng ating Supreme Court nung inilabas yung bagong rules. Dito lang, Abril, opo, expedited rules ang tinatawag to ron. Kung criminal case po o reklamong kriminal o kasong kriminal ang isasampa, saan daw po ito dapat sinasampa, attorney? Okay, sandali pala. Ryan, para kumplito, sasagutin ko yan ay sa civil. Kasi po, hindi naman laging kaso ng civil ay property. Mm, kasi po, pag property, where the place, where the property is located, hindi mo lang i-determine RTC ba, MTC. Ang tanong, nasa Bulacan ho yung lupa. Kung nasaan, opo, opo. Ah, kung nasaan, generally, ganon. Huwag lang may kaso doon, pero wala tayo sa classroom, kaya hanggat doon muna. Opo, opo. Kung saan yung property located. Ngayon, kunyari, kami ni Ryan na nagkautangan. Mm-hmm. Ito na may example lang, no? Kaya pong maraming pera ito si Ryan. nanghiram sa akin. Opo. Gusto ko yung demanda. Si Ryan yung nakatira saan? Sa Makati. Mm-hmm. Ako nakatira sa Quezon City. Hindi demanda ko, ako ho mamimili. Pwede kong dalhin siya sa Quezon City. Mm-hmm. Pwede kong dalhin si Ryan sa Makati. Akong namimili. At ako the option demanda of the complainant. Yes, opo, at opo the option of the plaintiff. Ganun lang po yan. Opo. Kung may gusto pa kayong malaman, eh, pumasok ka na kayo sa los. Opo. Tuturuan natin. Opo, opo. Okay. Pero maganda ho yan kasi syempre, yung mga kababayan natin, attorney, wala namang pagkakataong makakausap ng katulad ninyong dekalibreng abogado. Ano ho? Salamat po. Pero handa po tayong paliwanag kasi importante. Opo. Alam niyo, maganda yung binagawa niyo, Ryan. Kasi opo, maraming mga kababayan dati, kailangan lumayo yung something to start with. Correct. Para pag nagtanong na sila sa abogado, may kaunti silang kaalaman, mm-hmm, hindi natin sila binibigyan ng ano, no? Ng advice pa, pero binibigyan correct natin opo, opo sila ng kaalaman sa batas. Mm-hmm. Opo. Kasi ang, okay, ang pag-appreciate naman doon sa bawat kaso, iba-iba, attorney. Depende kung tama ano yung facts o yung kwento. Tama. Kasi tama yun. Maganda yung sinabi mo. Kasi po yan, hindi naman ang kaso na, ah, ganito kasi yan, recovery of title. Ah, ganito pala, ganito decision. Hindi po. Ayon sa facts yan. Mm. Ang lakas ng isang kaso ay ayon sa facts. Yan lagi ko sinasabi sa mga estudyante, sa kabataan. Mm-hmm. Opo. Yung criminal, ano nga yung tinatanong mo sa criminal? Opo. Saan daw po dapat sinasampa ang kasong criminal? Kaya, kung kanina may po option yung plaintiff sa civil case. Sa criminal hindi case po. Opo. Ganito. Kung saan ginawa ang krimen, doon may fa-file. Kung yan ay sinaksak sa Maynila, doon mo i-file. Mm-hmm. Kung yan ay ninakawan sa Quezon City, doon mo i-file. Dahil po ang criminal case ay venue is jurisdictional. Mm-hmm. Yan po yun. Kung saan so ang kung saan nagawa yung krimen, opo, doon mo i-file. Kaya lang, may mga krimen po na tinatawag natin transitory or continuing offenses. Ayun, yung nagahabulan. Opo. Yan, opo. May BP-22, common na common yan sa atin sa Pilipinas. Opo. Nag-issue sa Makati. Pero dineposito ng na-issuehan saan? Sa Quezon City. Mm-hmm. Doon tumalbog sa Quezon City. Pwede mo i-file sa Makati, pwede mo i-file sa Quezon City. Mm-hmm. Pero mas madali, kung ako ang abogado mo, da-file ko sa Quezon City. Doon tumalbog eh. Mas madali yon. Bakit, attorney? Mm-hmm. Eh may tatak sa bangko yun eh. Na tumalbog, nandun sa likod. Eh, dali patunayan nun. Mm-hmm. At yung lupus ako yung issue, opo, pagtatalunan pa yun. Opo. Kadalasan nandun din. Kung saan nagdeposito, nandun din yun. Opo. 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 Ganun yun. So, ang tatandaan nyo, kadalasan, basta yung huwag lang na transitory o continuing na tinutukoy ko, kung saan nagawa ang krimen, ay doong isasampa ang kaso. Sa lugar na yun. Napakaganda. Ito, opo, attorney, pinapatanong din ho. Meron din daw po mga pagkakataon na minsan ho, nahihirapan ho silang unawain. Ano naman daw ho yung administrative case? Ayan. Administrative, ganito.
Ang administrative po, ang tawag namin, that's a different legal animal. Kasi po ang ano, kung ang criminal case is proof beyond reasonable doubt, yan po pinakamataas, di po ha? Opo, ang civil ay preponderance of evidence na medyo mababa doon, at ang pinakamababa ay administrative case. Substantial evidence po ang tinatawag dyan. That which a reasonable mind can conclude under the circumstances. Na pag tinignan mo yung kabuuan ng story at evidence, ay siya nga ang gumawa. Kaya lang nga po, ito ang administrative po kasi depende kung saan ang ahensya. Pero yan ho ang standard. Correct, correct. Kasi merong administratibong kaso sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pwede sa DNR, sa DAR, sa Department of Justice. Alam niyo, marami eh. Opo, yung different agencies of government. Opo. Eh, pero po, bigyan ko example. Yung mas nakaka-relate yung mga listener natin ano, ha? At yung viewers mo. For example, sa ombudsman. Ang ombudsman ay dinidinig ang kasong administratibo ng isang public officer. Pag dinimanda yan doon. Opo. Administratibo yun, hindi criminal. Pwede rin silang mag-determine ng probable cause file nila. Pero yung administratibo, doon po yun. Doon nila i-determine yan. Pero pwedeng may penalty. Ano bang posibleng penalty sa administrative case laban sa public officer? Opo. Pwede po siyang masuspend, pwede po siyang matanggal sa serbisyo, pwede po ang salary niya ay ma-forfeit, pero po dahil administratibo ay hindi siya pwedeng makulong. Kung gusto po siyang makulong, file mo siyang criminal. Opo. Pero matanggal sa trabaho, pwede. Yung mawalan ng benepisyo, pwede. Yung iba nawawalan ng retirement benefits dahil dyan. Opo. Dahil nakitang liable ka, ay nako, nag-divert ka ng pera, pero administratibo, wala pa yung kriminal, ano ha? Ay hindi mo na matatanggap ang iyong retirement. Ganun po yan. Ito po, Atty., katanungan din po, may nagpapatanong, nandiyan din si Ace Cruz, nakikinig sa atin, at si Aris Francisco, at si Kuya Roman Faustino. Kung sa civil at sa criminal case ay kailangan daw po ng abogado, sa administrative case po ba, sa paghahain ng reklamong administratibo, kailangan din po ba nila ng abogado? Pinakamaganda po meron. Pero sabihin ko sa inyo, sa ombudsman, kaya nga lagi sinasabi pag sa mga estudyante ko, naku, napakahirap maging public officer. Alam mo kung bakit? Opa. Kahit na walang abogado yan, bisa nga eh, wala pang ano yan eh. At sulat lang yan, pwede. Text message ka lang po eh. Oo, iba talagang pagpe-perwishing ka. But of course, ang ombudsman susuriin yan. Pag naman mukhang harassment yan, babasura na lang. Kaya may mga iba public officer, pag kumukuha ng clearance doon, aba, may kaso pala ako na dismiss lang. May mga ganon. Hindi mo kasi kailangan ng abogado. Iba dyan eh. Iba dyan, sorry to say this eh, na nasabi yung file mo ng kaso yan. O edi under oath pa yun. Kasi iba ang tatapang naman eh. Kaya ho napaka, yun ang mabigat rin sa public service. Kasi kailangan, handa ka. Kasi may iba talagang, lalo na pag alam up for promotion ka, up for retirement ka, at meron silang masama experience sa'yo, doon na nila ikakagaya pag malapit ka na. Para hindi mo makuha retirement mo. Ito pa madagdag ko, natin. Kasi sa mga workplace, ito makakatulong rin sa mga listener natin. Sa mga workplace, di ba, madidemanda ka na, bakit mo ito ginawa sa opisina? Bakit hindi ka nagpapasok? Di ba? Bakit hindi mo sinunod ang standard ng kumpanya? Tuloy, ito nangyari sa atin, di po ba? Yan, administratibo rin po yan. Pasok rin yan sa administratibo, pero po yan, sa loob ng workplace, ang investigasyon. Kaya tatanungin mo ko, kailangan ng abogado? Pwede. Pwede. Pero sabihin mo sa kanila, magdadala ka ng abogado. Pero katulad ng bawat kaso, you have that opportunity to be heard. Ang tawag po dyan, due process. Bibigyan ka ng notisya, pasasagutin ka po doon, tapos kung kailangan harapin ang mga testigo, harapin, tapos tsaka po sila magre-result sa administrative case. Very common po yan sa workplace sa mga legal case. Attorney, nabanggit nyo ho yung due process at yung workplace na yan. Ano ho? Kung hindi ho nagkakamali, merong tinatawag na twin notice rule ho, pagka magtatanggal ng abogado. Ayan, talaga naman kami sa ano, attorney ka. Pagtatanggalin mo ng yung empleyado, dapat merong notice. Tama po ba yun? No, yung two notice na tinutukoy mo is notice sa empleyado na magpaliwanag ka. Opo. Okay? Magpaliwanag ka. Hindi kasi pwede, ayoko mukha mo ha. Umalis-alis ka na. Hindi pwede. Hindi ka tulad sa ibang bansa. Alam niyo po, maiba ko, bago ito na yung let's say, for example, sa Amerika, walang usap. Kita nyo yung sa mga movie nakikita nyo. Pag sabi, you get out. Okay. Dala-dala na agad yung bag nila. Yung kahon, palabas na. Ganun doon. Sa atin, maraming proteksyon. Bibigyan ka na notice, magpaliwan ka. Within 24 hours. Sasagot ka. O 48 hours, sasagot ka. Ngayon, pag kailangan nilang harapin ka, papatawag ka nila.
O sabihin, may matistigo harapin ito. May okay, conference pa yan, kadalasan. Ano, opo. Opo, opo. Oo, tapos, kapag nakita nilang, sapat na to, maglalabas na sila ng resolusyon. Mm. Pag hindi sakayin dyan ang empleyadong tinanggal, kung sakalin siya itatanggal, maganda ka na, papailan na sa NLRC yan. Ganun yun. Papailan na yan, ng labor. Opo. So, doon papasok yung tinatawag na po yung mga usaping labor na ano, sa NLRC. Opo, mga illegal dismissal. Mm. Pero administratibo pa rin po yun. Correct. Opo. Ito ho, may nagpapatanong sa atin, si Nick Morales nandyan at si Juliet Ralia. Pagka daw ho ba, halimbawa, ikaw ay government employee, sa NLRC rin ho ba magpa-file? Parang hindi, attorney. Ganito po yan. Ang government employee po, ano yan, sa civil service po yan. Mm-hmm. Alam po yan, pag government employee, under po yan sa civil service. So, yung mga gusto nyo na, di ko kayo tuloy-tuloy, reklamo. Doon yung dadali niyan, civil service. File kayo ng complaint. Okay. Okay. Wag lang na government-owned and controlled corporation yan, na parang ang patak po, parang regular na kumpanya, yun doon. Pero pag yung mga talagang government service ka, public service, doon ka, doon mo sampahan sa civil service. Correct, opo. Marami hong katanungan, attorney, panghuli na lang, alam ko po, may klase pa ho kayo eh. Nakikinig sa atin si Julieta. Talagang alam mo, Ryan, ha? Exam week ho ba, attorney, ngayon? Exam. Opo. Tama ka. Opo. Si Julieta Ralia. Opo. Ay, nandyan, nakikinig sa Gumaha, Quezon. Ito, may nagpapatanong. Kapag daw ho ba ang empleyado ay coterminus, uubra daw po bang basta na lang siyang tanggalin ng walang information o notice? Ganito po yan, no? Kailangan, maselan ho yan, yung tanong niyan yan. Mm-hmm. Kasi po yan, hindi mo masasagot yan ng ano lang, ng sabi mo nga, facts. Opo. Kasi po, para lang sa kalaman ng ating yung po kasi, pang ikaw ay isang, yung pinag-usapan natin notice, is ano yan, you should be an employee, regardless of your category. Opo. Okay, probationary ka, o basta empleyado ka, regular employee ka, dadaan ka doon sa proseso na yon. Mm-hmm. Pero po may mga, may ano po kasi tinatawag natin yung fixed term na kontrata. Correct, opo. O yung ano lang po yan, yung tawag, minsan iba, pakyaw pa yung tinatawag. Mm-hmm. Hindi si Manny, ha, yung mga opo. Pakyaw. Mga piece yung work, ano lang po yan. Opo. Yung ganun lang, yung contractual. Contractual, ayusin opo. Lang yung ano, yung kwarto na to, ha, pintahan ninyo, ganito, lahat. Okay, may fixed na, babayaran kita. Pag natapos na, tapos na. Wala akong employer-employee relationship yun. Mm-hmm. Kung pag yun ang usapan, kung yan ay pakyawan, kung ikaw ay contract of service, ano, walang relasyon yung empleyado doon sa kanyang employer. Maganda binanggit mo, idadagdagan mo yun. Opo. At yung nature ng ginagawa niya is not necessary at desirable doon sa nature ng business. Mm-hmm. Pero for example, yung isang empleyado na kahit ang pangalan siya, contractual ka lang, ha? Mm-hmm. At ito lang gagawin mo. Pero mga 3 taon na, 4 na taon na. Kasi ginagawa niya yung talagang business eh. Yun ho, ayon sa ating jurisprudence, he now becomes a regular employee. Mm-hmm. Kasi yung ginagawa niya, yung kinakailangan ng kumpanya. Mm-hmm. So parang lumalabas doon, medyo nilalansin mo lang yung empleyado para hindi mo mabigyan ang benepisyo ng isang regular na empleyado. At bahagi ng ng operation ng kumpanya yung trabaho. Yes. Opo, parang niloloko mo yung empleyado. Hindi tama. Opo, opo. Ito ho, attorney, panghuli na lang makatanungan. Kanina daw po, binabanggit ninyo yung kaibahan ng mga ebidensyang kailangan. Yung preponderance of evidence, substantial evidence, at maging yung proof beyond reasonable doubt. Ano daw ho yung konsepto? Pahabol po niya. Ano naman po yung poisonous tree o fruit of the poisonous tree? Alam niyo yung poisonous tree na yan eh. Alam niyo ho yan. Sa konsepto po yan ng evidence na napapaloob sa lahat po ng standard na ito. Okay. Bibigyan kayo ng example. Mm-hmm. Okay? Magbibigyan kayo ng example. Isang criminal case. Mm-hmm. Ang criminal case po yan ay ano? Ay ang criminal case po ay let's say drugs. Okay, ang isang droga ay kinakailangan relevant sa isang kaso na nagpo-prosecute ka ng droga. Mm-hmm. Pero po kung ang pamamaraan ng pagkuha mo ay hindi sang-ayon sa batas, for example, wala namang kinalaman yung tao, tapos wala namang ginagawa mas mapinatigil mo, tapos kinapkapan mo. Mm-hmm. Ba't mo kakapkapan ng pulis na naglalakad lang ayos yung tao? Opo. Tapos sinabi, o may drugs to? Ay, hindi po. Maaring relevant yung droga sa pag-prosecute. Pero yung kaparaanan kung paano nila napatunay o nakuha yung ay that's from a poisonous tree. Ayun, favorite din talaga ng mga tao. Hindi pwedeng gamitin yung nakuhang droga sa'yo dahil wala siyang poder nung ginawa niya yung pagkuha. Opo.
Yeah. Kadalasan po kasi ginagamit yan sa mga ganong klaseng kaso, kriminal, tapos sa mga searches, seizures, sa arrest. Yan, opo. Napakarami namin natutunan, attorney. Ano ho, kami ho ay humihingi ng paumanhin sa pag-abala namin sa inyo. Pero nagpapasalamat ho kami dahil parang lahat na ho yata, buong semester ho yata itong pinag-usapan natin. Opo. Marami ho natutunan. Pero kagandahan yan, Ryan. Opo. Ang kagandahan yan na compress natin. Mm-hmm, opo. Parami ho natutunan. Opo. Meron ho ba kayong paalala sa mga nakikinig at mga suki natin, attorney, tungkol sa kanilang karapatan? Opo. Ito, Holmes, ano, una, galangin natin ang karapatan ng ating kapwa. Pangalawa ho, huwag muna tayong huhusga. Mm-hmm. Lalo na, alam niyo kasi mga tao na sila yung ano na nasasakdal. Mm-hmm. Alam niyo yan, tao rin yan, nakatulad natin. Kaya nga sinasabi ko, ang husbong saligang batas ay sinasabing may presumption of innocence. Mm-hmm. Akala, isipin niyo na lang ho, kayo mga nakikinig sa amin, sa inyo nangyari yan. Sa kapatid, sa magulang, sa anak, alam niyo po yun. Mm-hmm. At tapos eh, hindi pa eh, ay, talagang dapat yun, makulong na. Sandali lang, mag-trial muna tayo. Mm-hmm. Yun lang ho ang aking pakiusap. Kasi kaya tayo may batas. Correct. Pero again, hindi ko kayo ifo-fault. Kasi nga ho eh, kahit na 1,000 taon, gano'n ang proseso eh. Opo, opo, opo. At saka siyempre, kadalasan, attorney, sabi nyo nga kanina eh, pagka meron tayo nakitang mali, gigil na gigil tayo eh. Opo. Pero iba ang requirements ng batas. Opo. Tama po, pati ang laging gusto, sino kailangan merong mukha na parang siya yung mag-suffer at siya ang ma-penalize. Mm-hmm. Penalize, pero ang tanong, siya nga ba? Correct. Baka naman iba. Oo. Hindi ba? O baka naman mali yung pagtuturo yes. doon sa taong yun, katulad ng sinasabi niya. Baka pala tuturo. Opo. Alam niyo yun, hindi naman pala sigurado siya, akala lang niya. Kaya ho sinusuri sa usgado yan. Mm-hmm. Baka mamaya pinagkaisahan lamang o kaya naman sinisiraan lang. Posible ho yan. Opo. Oo, pwede. Opo. Baka namarites lang. Opo. O kaya naman eh merong kayong love affair na hindi natuloy. Pwedeng ganyan, attorney, ano? Nako, yan ang wag mo ano. Yan, pag napunta tayo dyan, domestic issue, tsaka ano yan. Yan ang talaga matinding away sa ganyan. Opo, opo. Attorney Tranquil Salvador, maraming salamat po sa inyo at kami po ay natutuwa na kasama ho namin kayo ulit sa isang makabuluhang talakayang ito. Sige, Ryan. Magandang hapon po sa lahat. God bless you po. Palang po muna ako. Thank you po. Opo. Good luck po sa inyo, attorney. Maraming salamat po sa inyo, attorney Tranquil Salvador. Ayan po, mga kalpueblo. Napakarami ho nating natutunan, napakarami ho nating mga katanungang nasagot. At syempre, sa mga nakikinig sa atin, kahit papano, eh, meron ho tayong baon-baon. Sabi nga ni attorney Tranquil, eh, meron tayong konting idea. Babalik pa ho tayo! Pinalalakas ang bayan, itinataguyod ang pamahalaan, El Pueblo Publico. Mga isyu ng bayan. Nakikinig ho rin pala sa atin at nanonood sa atin itong si Ate Ching dyan sa Sampaloc, Tanay at si Nick Morales. Nick, kamusta ka na? Magandang hapon sa inyo. At syempre, nandyan din si Kuya Roman Faustino at si Aris Francisco. Magandang hapon. Si Chris, si Brother Chris, nandyan, nakikinig sa atin. Si Bang Parale, si Arman Tamayo Tan, at si J. Mark Bebanco. Magandang hapon po sa inyo. O, bago ko makalimutan, Miko Convento, happy, happy birthday muna po pala kay Madam Marites Moso. Happy birthday po, Ma'am Marites Moso. Nakikinig at nanonood sa atin ngayon ang inyong pinakamamahal na love life, si Ginoong Edmond Moso. Magandang hapon po sa inyo at happy birthday po sa inyo. Sana'y makatikim kami ng inyong handang panset at kung kayo may crispy pata, ay makatikim din kami. Nakakatuwa ho dahil marami nagpapasalamat sa atin doon sa naging paksa natin ngayong hapon kay Attorney Tranquil Salvador. Eh bagamat wala ho tayo masyadong oras, eh sa tingin ko ho eh marami na ho tayong napulot na pwede nating magamit. Importante ho magkaroon tayo ng mga karapatang legal na lagi nating na paulit-ulit na natututunan kahit po sa pamamagitan man lamang na ating programa para naman kahit sa gayon, sabi nga ni Attorney kanina, bagamat tayo gumagalang sa karapatan ng ibang tao, eh dapat din aram din natin ang ating mga sariling karapatan sa ilalim ng batas. Maganda ho yun, no? Yung ginawa ni Attorney paghimay doon sa konsepto ng criminal proceedings, civil proceedings at administrative proceedings, bagamat hindi natin kayang talakayin lahat, yan ho ay nakapaloob doon sa tinatawag na ano eh, na jurisprudences at mga batas. Marami ho tayong napulot na mga konseptong legal ngayong hapong ito.
Mga Kalpueblo, sa susunod pong Sabado, October 29, pag-usapan ho natin ano ba ang mga nagiging sitwasyon sa mga sementeryo at mga himlayan, dahil katulad ng nabanggit natin kanina, this will be the first time in 2 years' time, pagkatapos ng, di pa nga tapos, no, makaraan ang dalawa o higit pa na taon na tayo ay nasa ilalim ng COVID-19 pandemic. Ngayong medyo lumuwag ang restrictions, alamin nun natin sa susunod na Sabado yan, ano ang sitwasyon sa mga sementeryo. Si Signment nakikinig, nagpapabati siya ng Happy Earth 8th birthday kay James Reid Abanes Belmonte of Canada from Bal. Happy 8th birthday kay James Reid Abanes Belmonte of Canada from Bal. Happy, happy birthday. E paano mga Kalpueblo? Wala na ho tayong oras ulit. Ano ho? Antabayanan po ninyo si Ate Celi Bueno sa kanyang programang Usapang Senado, Usapang Batas din ho yan. Update ho ng ating Ate Celi sa mga nangyayari sa Senado. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa ating newsroom ngayong hapong ito, sa ating mga communication assistant, sa ating engineer, si Engineer June. Maraming salamat sa iyo, pare. At syempre, maraming salamat si Paring Mark, nandyan din, nakikinig sa atin, humahabol pa. At syempre, sa aking may bahay, si Ensa, si Ina, si Gael, at si Kayo. Salamat po sa inyo. Tandaan ho natin, lahat ho tayo ay may karapatan. Pero lahat din ng ating mga kapwa-tao ay may karapatan. Igalang natin ng ating karapatan at igagalang din nila ang ating karapatan. Sabi nga ng Golden Rule, di po ba? Do not do unto others what you don't want others do to you. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod pong Sabado, ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Ngayon ay paglalapitin. El Pueblo Publico.